Kumusta na naman kayo? Welcome sa channel ko. Ngayon yung video ko, mayroon akong bagong tester. Ayan. Nirequest ko siya. Napakaganda siya. Hindi na natin bubuhat-buhatin, bibit-bitin, ilalagay sa mga toolbox natin. Ito, napakaganda. Isa siyang pencil height tester. Ayan. Ayan. Baka magustuhan nyo yan, hindi ko ini-endorso yan, pero napaka-cute siya din. Nandyan na lahat yung gamit natin. Nandito lang yung wire nya, ayan. Okay? Ito na yung pinaka-negative nya, din nandito yung come on, ah, yung positive test prod, ayan. Ang ganda, di ba? Then, hindi, kapag maintenance ka, kung hindi man naman lagi talagang ginagamit yung tester, pwede natin siyang ilagay sa bulsa natin. Okay, kung may mga jacket, sa jacket natin, napakasimple. Then ito, may cover naman siya, hindi naman tayo matutusok. Cover naman siya. Yan. Pa-cute niya, di ba? Baka magustuhan nyo yan, pwede kayo mag-order niyan. Then matibay siya kasi Japan din siya. Japan made siya. Sa palagay ko, nasa 5,000 o mahigit $100 yata to yung nirequest ko, or hindi ko lang sigurado, nakalimutan ko pag request ko eh, pero nasa 4,000 to 5,000 siya sa atin Pilipinas. At least matibay siya. Okay, kasi may nakita kong gumamit nito, matagal na sa kanya, hindi pa nasisira din. Nandito na lahat. Ayan, naka-off siya yung selector natin. Meron naman siyang hold, ayan. Okay? May hold button siya kung gusto natin na kung ilan yung reading natin na resistance, i-push natin yung hold button, naka-steady diyan para hindi mawala, hindi natin makalimutan agad. Then may selector siya. Ayan, pagbultahi. Yan, pagbultahi, negative, sorry. DC, then pindutin natin dito yung blue button, magiging AC siya. Okay? Napakasimple lang. Yan. Then, nandito naman yung buzzer, resistance, and diode. Pag sinilik naman natin sa dulo, yan, automatic na yan. Yan, naka-auto mode siya. For resistance. Yan, di ba? Ang ganda. Then, kahit nakalimutan natin, hindi natin siya i-off, nag-automatic off siya para hindi siya mas, hindi madaling ma-discharge yung battery niya. Hindi madaling malubat. Mag-automatic off. So, ilang minuto pa siguro. Pero, itry natin. Abangan. Ayan. Napaka-cute niya. Baka sakaling magustuhan nyo, yan, sinishare ko sa inyo. Yung model niya is Hiyuki 3246 -60. Yan yung model niya. Pencil high tester. Diba? Napaka-cute siya. Okay? Kung magustuhan nyo lang, sinishare ko lang sa inyo dahil medyo tuwang-tuwa ako kasi ang ganda siya din. Hindi siya matakaw sa lagayan. Kailangan pang yung malalaking tester, kailangan pa natin ilagay sa toolbox, din bitbitin natin. Samantalang pag may ganito tayo, din screwdriver lang, na yung back-to-back na screwdriver, pag meron tayong back-to-back screwdriver, pwede na natin ilagay sa bulsa lang. Kasi tulad nito, may back-to-back, pwede siyang mahila. Yan. Pwede natin hilahin. Ito lang yung dalhin natin. Then ito, din nipper or cutter plier. Din maliit na lungnos. Okay na, kahit maglakad-lakad tayo, mag-check-check na lang kung maintenance tayo, di ba? Hindi ko siya ini-endorso. Sinishare ko lang sa inyo. Okay, kasi sari-sari yung na-encounter kong mga klase ng tester dito. Mayroong analog din. Pero nakasanayan ko, digital na lang ginagamit ko. Yun na nakasanayan ko. Mga digital.
kasi pwede naman natin kunin yung grounded siya, madidetect naman. Okay, kung shorted siya, madidetect naman natin. Gamit lang nito, di napaka yan, napakaliit lang na space yung gagamitin niya. Yan. Then pag natapos natin gamit, yan, i pu-fold lang natin dito. Yan. Oh, wala na. Okay na. Lagyan na natin sa bulsa natin. Medyo matagal siyang mag automatic off, pero nag-automatic off siya. Kaya hindi madaling masira yung battery or hindi madaling malubat. Okay? Sana kung nagustuhan nyo, iyan, isang share na naman sa inyo, isang video, baka sakaling magustuhan nyo lang. May iba-iba namang brand siguro nito. Kung gusto nyo mga made in America, ganun, made in Germany. Pero ito maganda to kasi na-try ko na to sa mga, sa nakasama ko. Yan, maganda siya. UK. Medyo mahal lang siya, pero the best. The best siya. Kaya, kaysa sa dalhin-dalhin pa natin yung mga malaking tester. So, mayroon din naman akong flock. Yan, mayroon naman akong Sanwa. Diba? Ang laki-laki nito, hindi natin malagay sa bulsa. Kaya dito na ako. Kung sa pang troubleshooting lang naman, napakaganda, napakadali. Okay? Pero kung talagang kailangan ng test prod na mahaba yung wire, ayan, dito tayo sa malaki. Diba? Okay, salamat sa panonood. Sana gustuhan nyo. Then, paki-subscribe para marami pa kayong makikita ang mga video na isi-share ko sa inyo. Hindi lang sa mga ganito, marami pa. Marami pa akong na-encounter dito sa trabaho ko. Isi-share nang isi-share ko sa inyo para makuha nyo ng ideya. Yan, pangdagdag din sa ideya ninyo. Salamat po. Bye-bye.